Good morning! Okay, pambili mo daw gatas. Thank you. Gaga. Pumunta lang ako dito. Hinatid ko pambili ng gatas na Rika. Okay. Oy, thank you. Linggo kami pumunta. Wala siyang pasok. Oh, depende yata sa ano, sa aura ng pagising sa umaga. Alright, good morning. Ayan po. Bali, papunta tayo dun sa bahay ni Rika. Lapok man. Alo. Grabe. Hirap man daanan dito ngayon sa kanila. Ayan. Ay, lapok. Ayan, update tayo kay Rika. Ayan sa mga naghahanap po kay Rika. Ayan, update natin si Rika ngayon. Lapok. Lo. Dahil sa wala pang gawa sa ano. Project. Yung kilagwin. Lapok man. Yay. Lo. Oh, grabe pa ang tubig. Grabe pa ang tubig. Nako. Ano? Ah, ano to? Tatamnan na yata ng palay. Kasi nga may ano na. Dinaanan na ano, nilinisan. Tatamnan na yung palay. Puno na ito, tubig. Tracer. Right. Ganda ng ano, panahon. Maaraw na. Yan. Tsaka wala ng hangin. Kalma na. Ganda ng ano, ambience dito sa ano, Balatan. Kambing. Eyo hoy. Tutuyo na to dito kasi ano na. Uminit na. Umaaraw, umuulan. Yan. Update kay Rika. Alright. Yan po. Ay. May tubig po. Lapok. Ya. Yo, good morning. Si Kuya Imi, good morning Kuya. Good morning. Good morning. Anong balita? Nandiyan pa si Rika sa loob, nagano pa yata. Ayan po, bali nandito na ako kay Rika. Ayan si Rika, morning ka. Morning guys. Ayan. Good morning. Bali, ano, may pasok ka ngayon? Anong oras? Alas 12. Ayan po, may pasok daw siya alas 12 at nagpasundo siya tapos diretso na lang kami dun sa ano, sa feeding. May feeding kasi ngayon. Oh, tutulong daw siya saglit habang wala pang pasok. Hindi naman ahabol yung ano yung oras mo dun sa apartment. Okay lang. Ayan. Wala na dito ang ulan. Ha? Hindi na umuulan dito. Umuulan ba 'to? Oh. Ah, magkape ka muna, maaga pa naman. Ah, maggatas ka muna. Bili ka na lang gatas, oh. Wag na. Hindi ito. Oh. Wag na, kasi hindi ito nga. Hindi, kape lang naman. Ha? Hindi ito nga. Meron. Wag na kasi. Hindi. Tamang-tama. Bibili daw siya ng gatas niya. Oh. Pinabigyan ni Kuya Papi. Pambili mo daw gatas. Thank you. Gaga. Thank you, Kuya Papi. Ano po? Bili mo daw yan ng gatas, ha? Happy Sunday po sa inyo. Pambili niya ng gatas. Grabe ba? Magsari ko mag-gatas. Pumunta lang ako dito. Hinatid ko pambili ng gatas na Rika. Ay, ano lang. Sabigay daw ni Kuya Papi. Ayan. Bala si Rika kung anong gamitin niya dyan. Dagdag niya pang ano sa allowance niya pang kain-kain. At mag-prepare lang si Rika. Pumunta kami dun sa ano. Sa gawa nga ng may feeding kami ngayon.
nagpapiling si Quenoli, yung team. At ayan, tamang-tama kasi nga diretso na din si Rica sa apartment niya, may pasok siya mamaya alas 12. So dadaan muna daw siya dun sa site sa feeding para makatulong kahit paano. Ayan. Ayos ba, Rica? Okay. Mga muna. Prepare ka na. At nandito din yung pinsan ni Rica. Ayan, dito din natutulog pag nandito si Rica. Kasi dyan-dyan. Mag-iinit daw si Rica ng kape. Nag-alok ng... Oh, mag-iinit ng kape. Mag-iinit ng tubig. Hindi man palakat yung ano. Morning, John. Minisis ko dyan-dyan. Di din nag-reply. Ipamirang buhay. Sarap din ang tulog ng cellphone ni dyan-dyan. Ayan. Magpapakulo daw ng tubig. Ay, si Rica. Alright. Ay, si Rica. Bigay ng kape. Oy, thank you. Hi! Ayan, kape. Good morning! Aga muna. Uwasan yung kape mo. Kape muna. Kape muna. Tambay muna kami. Maya-maya, magpe-prepare na si Rica para makapunta na dun sa ano. Matulong daw siya dun sa ano, sa feeding. Tamang-tama kasi may pinapaabot din si Kuya Papi at binigay ko na sa kanya. May pasok pala kayo paglinggo, no? Ngayon lang. Sa ano lang lang. Ah, pero bihira kayo may pasok linggo. Nagkataon lang. Kasi nung nakaraan, nung pumunta kami dito ni Kanuli, Sabado, linggo kami pumunta, wala siyang pasok. Lunes, may pasok ka. Wala. Yung ano niya, yung pasok niya kasi, ano yun, 4 times a week. Pero, ano, di permanente yung schedule. Pero 4 times a week talaga yung pasok niya. Iba-iba lang ng araw. Tapos yung 4 days na yun, sagad ang oras. Pero at least naka-relax siya ng 3 days. 3 days, isang linggo, nakapahinga siya ng 3 days. Ganoon, pahinga niya, yung dami project. Yun yung ano niya. Yung pahinga niya, yung paggagawa daw ng mga project niya, mga assessment. Anong araw ko pumunta dito? Kahapon. Kasama ko mga kahapon. Ha, pumunta dito? Tapos umuwi sila pagkahapon. Ah, umaga pa kayo pumunta dito? Umaga? Ano? Nakauwi kami dito mga 11 na ako. 11 din. Kasi na 8 or 9 nagbiyahe kami dito. Jeep? Oo. Ano din kasi yung, ano, yung jeep din sa terminal sa Nambua? Schedule. Galing doon sa apartment mo punta ng terminal, ano sa sakyan mo? Bicycle. Ano? Multicab. Multicab. Tapos baba ka dyan sa terminal. Diretso na dito. Please. Dalawang sakay din siya pag galing ditong Balatan papunta doon sa apartment niya. Kasi ano yun eh, terminal. Yan. Gagatas na po si Rica. Iyang sa gatas. Sumiksi ka ngayon. Well. Yung nung linggo, pagpunta namin, yung mukha niya bilog. Ngayon, anong medyo manipis kundi. Iba-iba pala ngayon. Oh, depende yata sa ano, sa aura ng pagising sa umaga. Depende sa gising sa umaga. Ganda na panahon ngayon dito sa ano. Kailan Rica, Balatan, mainit na. Wala na yata ano eh, wala na yung bagyo. Ano, magtuloy-tuloy na yung ano ng araw, hindi na umulan kasi kawawa yung dun sa kanila natin yun eh, inabot ng anak, tubig. Pati dun sa kanila ni Gwyn. Pero ngayon baka humupa-hupa na kasi ano, hindi na gaano malakas yung ulan. Ano lang. Maliyo ka? May mga daling ang damit. Wala. Ah, nandun na yun. Wala kang dadaling gamit? Bali, ano lang daw. Yung ano nyo lang nata, yung bag na maliit lang dadaling. Yung mga gamit na nandun sa apartment.
panay ulan dun sa ano, Iriga? Panay ulan sa Iriga. Oray. Istorya ba? Kumusta ka daw? Gusto nila makita na naka-uniform ka daw. Hindi kasi ako nag-uniform. Bibihira lang daw yung uniform niya kasi hindi pa daw mo higpit. Mainit kasi. Ay ano man, yung hindi man siya... Pero yung mga classmate mo, ganun din. Oo, naka-civilian pa din siya. Pero ako may uniform na ako guys, pero bihira lang. Ang init kasi tsaka ano, medyo fitting kasi yung kuya. Tapos nahirapan hindi ka lumalaw. Ako nakakagalaw masyado. Kasi ganun nga yung uniform mo. No? Di naman daw sila inoobliga. Buti dun sa guard, di man kayo sinisita. Hindi mo kayo sinisita. Siguro pag nag-request lang yung ano nyo na mag-uniform mo. Hindi, pag second year na siguro, ano, hindi na pwede ano nga sila? Ha? Sa alin? Doon nga sa alin? Yung ano? Oo, nanalo. Grabe, champion. Ganda nga kung makasali siya sa tawag ng tanghalan. So, nagpapalaan sa kanila. Congrats doon sa ano sa... Congrats sa kapatid ni Kula. Na babae, nanalo yun sa ano. Grand champion. 50,000 yung ano, napanalunan. Nung unang ano, yung bago mag-final, nakapasok din siya, 20,000 yata yun. Tapos ngayon, siya nag-champion, bali 52, bali 72 yung nakuha. Galing niya. Yung pinakadabis din, kung nakasali sa tawag ng tanghalan. Oo. No? Yun nga yung inausapan namin din. Kasi kung sumari yun sa ano, tawag ng tanghalan. Nagkwentuhan din pala daw sila ni Janjan. Kung sumali daw yung kapatid ni Pula sa tawag ng tanghalan tapos manalo. Ayos. Nabis yun. Lahat pa naman sila marunong kumanta. No? Sana all. Sana all daw marunong kumanta. Pero si Rika, marunong din naman kumanta eh. Jack Kadiri. Oo. Kaso ano lang? Untunado. Kailangan sumabay. No guys. Di, may mga tao talaga na ganun na binibigyan ng magandang ano. Boses. Talent din nila yun. Lahat naman ng tao mayroong kanya-kanyang talent. Wala naman ang talent ko kung maaing ko sa... Talent na Rika, magluto ng adobo. Gusto din pala ni Rika na anong daw, pumunta ng ibang bansa. Saan bansa gusto mo? Taiwan. Taiwan? Bakit naman Taiwan? Dream come true daw ni Rika, Taiwan. Taiwan. Ang kasunod niyan, Taito. Diyan lang yan, Taiwan saan eh? Sa... Harap ng ano? Huwag ganon guys. Huwag pangunahan. Ito ko si Kuya Jin. Hindi dapat sinabi. Hindi niya dapat sinabi. Ay, ikat ko na lang yan. Kung makat ko. Taiwan tapos ano pa? Ikat mo yun. Ikat ko na lang. Ikat ko na lang yung pangarap ni Rika. Abangan niya si Rika sa Taiwan. Saan pa gusto mo? Yun lang. Taito. Ay, kuya. Maliko na ako, guys. Ah, maliko daw si Rika muna. Antayin na natin si Rika. Ayun po, bali baka may mag-comment sabihin na may feeling bakit nandito ako. Bali alam po ni Kuya Noli at si Kuya Noli po ang nagsabi na sunduin ko si Rika dahil nga sa mapasok sa ano sa school mamaya diretso na. Bali tapos sabi ni Rika didiretso na din daw kami dun sa ano sa feeding kasi nakwento ko din sa kanya na may feeding kami ngayon ng team kasama si Kuya Noli.
At yun, sabi niya, diretso na lang din daw kami dun para makasaglit siya, makaano, dun sa feeding. Ayan. Abang-abang tayo at si Rica nasa loob, nag-prepare lang. At maya-maya, punta na din kami dun sa, ano, sa feeding. At, siyo, pagkatapos ng, ano, pag, ano, diretso na din si Rica dun sa, ano niya, sa apartment. Pagkatapos nung gawa dun sa, ano, sa feeding. Kung maaga matapos. Ayan. Bali, punta muna ako dyan sa sentro ng Balatan para ipa-check ko yung ano, kadena ng motor kasi luwag, higpitan ko muna. At namang tama si Rica, nagpe-prepare pa naman, i-update ko lang siya maya pag nandun na ako sa, ano, sa kalsada. Te! Right. Lumuwag kasi yung kadena. Eh, malayo-layo pa naman yung tatakbuhin namin papuntang Bato. Kasi doon nag-feeding sa ano, sa yun, sa school doon sa inibekwat sa ano sa evacuation center doon sa kanila ni ano sa tinuluyan nila ni Tino nila Ate Jenny nag-evacuate sa school doon sa lugar nila Ate Jenny. Okay, lapok araw umaaraw na yay ay tsaka baka pwede mapalitan yung ano ko yung adjuster kasi na ano yung adjuster ko nung nakaraan naputol yung dulo may kambing nananak mo yung kambing nila maganda sana dito dumaan eh kasi may tubig tsaka ah mayroon pala daan doon kaso daming ano baka dumikit sa short dito lang tiyagaan ko lang dito sa ano siksik sa gilid gawin tubig yan dandahan lang at madulas lapok man right hihi at nag update na rin ako kay ano Kuya Noli sabi ko maya maya papunta na din kami magbiyahe na papunta dun sa ano sa feeding. Ayan. Ayan, shout out po sa inyong lahat, mga viewer, subscriber, all sponsor, at siyempre sa mga nagsuporta sa amin sa buong team. Ayan. Mga hindi nag-skip ng ads. Kung ikaw ay nag-skip ng ads, huwag mo nang skip ng ads. At, para masaya. Wait, neno. Lapok. Lapok. Ang buti wala nang ulan. Madali lang tumatuyo dito pag tuloy-tuloy na yung init. Kasi nung nandito pa kami kay Rica, gumagawa. Ganito din dito. Pero mabilis lang matuyo pag tuloy-tuloy na yung init. Naalala ko nung unang vlog dito kay Rica, September din yan eh. Aw, oh, September. September. Grabe. Hala. All right. Yan. All right. Wala pa si Ilis. Tulog pa yata si Ilis. Tayo sa Langka ang apartment may mga nagboard na dyan eh may nakatira na ito yung motor kailangan ko pala talaga may ano dito yung box kasi pag ano kasi may ano ako may binili ako na kaputi hindi ko man siya madala-dala kasi nga ano walang ma paglagyan tapos gaya nito pag mainit tapos magbiyahe tapos biglang uulan hindi ko nadala eh wala useless kaya yung bag ko maliit lang naman to ano din kasi yun may kamahalan yung ano na yun top box yung dito ay nahulog na naman nahulog na naman nahulog na naman punta muna ako sa ano sentro pacheck ko lang yung kadena kasi luwag na oh luwag
Luwag na masyado. Ayun po, bali papunta na ako ng sentro at maghanap ako ng ano, shop. Taigpitan ko yung kadena ko, tapos baka mapalitan na din yung adjuster. Hindi pala ako, kadena ng motor. Yan, dito tayo sa Balata. May shop dyan sa unahan ng gasoline station eh. Nakabukas na. Kasi yung papunta dun sa may kubit, malayo-layo na yun, nakasarado. Ito na tayo sa malapit. Ay, sarado pa yata. Sarado pa dito. Dito yun eh. Ang oras kayo dyan magbubukas. Hanap tayong iba. Hanap tayong iba. Sa ano? Sa Kugit. Meron doon sa Kugit. Alangan kasi baka abutan kami ng ano, maputol yung kadena doon sa crossing o sa highway. Meron dun sa ano eh, sa unahan. Dun sa may dating pinapalitan ko nung ano. Nung yan. Rim. Nagpapalit ako ng rayos. Nasimulo ko. Dun sa unahan. Kano kaya adjuster dyan? Sarado pa yata. Maaga pa kasi, alas 7:30. Ah, sarado. Sarado pa. Yari, wala pang shop dito. Yan yun. Dito yun oh. Sarado pa. Mamaya pa yata magbubukas. Ito na, tanungin natin doon sa kabila. Yan lang kasi yung alam ko na ano dito shop. Ay, buhay. Kailangan kasi na mahigpitan ng ano, kadena. Hindi na ng motor, kailangan mahigpitan. Pero kaya naman to, ano lang, tamang takbo lang. Sabagay, dun sa unahan, meron naman, daanan na lang namin. Ikot na lang ako ng ano, sentro. Baka sakali makasilip tayo dyan ng ano, shop. Alright. Kalma ng dagat po. Napakaganda na ng dagat.
Wala talaga. Ikot na lang ako dun sa, ano, sa pier. Makita natin yung dagat. Masilip natin ang dagat. Kunti. Alright. Mamaya pa naman yung si Rica. Tagal nun mag, ano, mag-prepare. Rica, bilis-bilisan mo na. Talag mo na, ganda ng dagat. Lakas ng baha. Lakas ng baha. Malabo po yung tubig. Ay, lakas ng baha. Kalmo, palatan. Alright. Ayun, balik na ako dun sa ano. Ayun po, bali, ipabalik na tayo ng ano. Doon kay Rica. Sana bukas na yung ano, shop kung saan. Motor shop. Diyan na yung Superline galing Manila. Galing yan Manila. Superline. Alas 8 pa yata yung bubukas doon. Kailangan ko ng adjuster eh, para maano yung kadena ko, mahigpitan. Dito sa ano, sarado po. Ang oras kayo mabubukas. Antayin-antayin ko saglit. Ayun po, bali nag-visit si Rica. Papunta na daw siya dun sa kalsada. Bali, din na ako babalik dun sa bahay niya. At dun lang ako mag-abang sa, ano, sa may kalsada dun sa may papasok dun sa kanila. At nag-visit na siya, okay na daw. Tapos na siya mag-ready. At papunta na ako dun. Siguro dun na lang sa ano, sa may dun sa unahan, sa daanan, sa highway, meron dong ano eh, nag-ano ng may shop dun. So pagbukas na, dun lang, dun ko na lang ipacheck. Mahirap na, baka maputol pa yung kadena sa highway. Ayan po, bali, papunta na ako dun sa Kereka.
kaya ba naman ng ano gas? Eh po, bali antayin ko lang si Rica. Nag-repair ng ano, kalsada. 7:20 na. Kaya na si Rica oh. Oh. Yung mga nakabis kay Rica, kaya na si Rica. Parang nurse, nakaputi. Ready ka na? Wait lang.